Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon guys, meron na naman tayong panibagong Axie Homeland 101 video. At dito guys, we'll talk about the adventurers, no? Na meron tayo dito sa game. Okay, so click natin guys yung adventure trading. Ayan. At syempre, we want to be checking the question mark here, no? Kasi nandito yung mga basic information. So dito guys, adventure trading. The player can sell their items to adventurers and gain some money. So yung adventurer na tinutukoy dito will be yung mga units na to guys, no? At sabi nga dito, makakuha ka ng money. Hindi lang money, pati points sa ating passive adventure. And then sabi dito, an adventurer will spawn regularly. So ibig sabihin, kailangan mo lang sila antayin, no? And then, there are a limited number of slots, no? Tapos, click on an adventurer to check its information. So, meron tayong slots dyan, no? Initially, mababa lang yung slots natin. But as we develop our land, no? Dumadami na lang ng dumadami. At sabi din kanina, no? If you click on the box dun sa ating mga adventurer, makukuha mo yung kanilang information. Tapos, sinabi dito na yung adventurers have their own level, class, quality, stats, traits, and skills na later, no? We will be going into detail. Okay. So, sa class, guys, ito, binanggit nila, meron tayong lima. Okay? Limang class ng adventurer. Namely, yung guardian. Okay? Ranger, warrior, healer, tsaka mage. Okay? So, ito guys, yung guardian, no? Nandito naman yung pangalan. Ito yung ranger. Okay? Ito yung healer. Ito yung mage. And then lastly, meron bang warrior dito? Wala ata tayong warrior dito, guys. Ito. Yan, warrior. Okay? So, yan. Limang class. Tapos yung quality, guys, depende sa kulay. As you can see, yung border nila na may kulay. Okay? So, meron tayong normal, ganyan yung kulay, elite, epic, legendary, tsaka mythical. So, yung mythical, yun yung red, no? So, pag may naka-red dyan, mythical yon. Ibig sabihin, pag mythical yung ano mo, tauan mo dyan, mataas yung stats niya, okay? Or malakas siya, parang bottom line, ganun siya, no? And then, for stats, we have primary and secondary stats, okay? So, sabi dito, yung primary stats and equipment affect secondary stats. So, later, we'll go over, no? Pero, pag nag-click ka ng adventurer, no? Ito yung masasabi nating ano, primary stats, no? Yung power, dex, endurance, tsaka agi. Ito yung mga nasa secondary. Itong mga maliliit sa ilalim, okay? So, yun siya. Pero later, na tignan natin yan mamaya in detail. Tapos meron ding traits na I believe hindi pa siya available ngayon. But correct me if I'm wrong, no? Okay, so these random effects will be applied to your adventurer. It might bring some big advantages or disadvantages. So, ngayon naman, pagsisilipin natin yung mga units natin dito, puro luck pa naman, no? I don't know if higher level pa siya lalabas. Pero right now, no? Yeah, hindi pa siya available sa akin. And then skills. So mamaya tignan natin yung mga skills, no, ng bawat adventurer natin. Pero dito guys, importante nyo itong malaman, no. Yung normal and elite only have one skill. Pero yung mga epic pataas, marami silang skills to be unlocked. Okay, so take note, no. Kaya yung mga red dyan, hindi lang siya lamang in terms of stats, lamang din siya in terms of skills, no? Unlock yung mga magagandang skills nito. Okay? Parang ganun yung pinupunto. Tapos, players can send adventurers to battle without items, no? Or choose to strengthen them with various items. So, ito nga guys, no? Pwede mong ilagay dito kung ano yung gusto mong isuot ng mga yan. Okay? And then, players can also send a team of adventurers to the battle for the best result. So, it's either you'll send them one by one, kagaya dito, or i-click mo itong nasa upper left, tatluhan guys, no? At syempre, meron siyang advantages and disadvantages, no? So, pag solo lang guys, usually, ang advantage niyan is
mas matagal yung duration ng pag-explore. Parang ganun yung idea. Kunwari, nag-send ka ng guardian, tapos warrior, tapos mage. Siyempre, mabilis nilang matatapos yon versus yung mag-isa lang na guardian. So, matagal to, guys. Kasi, di ba, mabagal tumira, okay? Makunat, okay? So, yun yung lamang naman pag solo, no? Yung sa quest, no? Yung duration. Now, pag marami yan, syempre, guys, ang advantage niyan is mas effective, no? Kasi may mga adventurer na merong parang passive effect or mga AoE effect pala, to be specific. Syempre, dahil nag-a-apply yung AoE na yun, mas naging effective yung team, mas mataas yung floor na marireach. Okay? So, parang ganun yung idea. So, ano pa ba yung mga information natin dito? In the equipment interface phase, players can click on the item to equip, okay, or check their information. The information include its stats, effects, and where to craft them. So, dito yan, no? Ito na siguro yung equipment interface, interface, no? Sample ito. Pakita ko lang, guys, ha. O, kita naman yung mga stats na ano, no, na nilalagay nun. Ayan, guys, no, makita nyo dito yung mga paggalaw. Tumaas yung HP. Okay, nag-adjust yung pag-resistance. Bumaba yung attack speed. Okay, so, yun. So, yun na nga, guys. Yun yung basic information. Now, silipin na natin yung mga stats natin dito, no. Sabi nga kanina, meron tayong primary and secondary. So, dito, guys, yan. Compare natin yung ano, iba't ibang classes, no. Pero before that, pag-usapan muna natin yung mga yung mga stats, no. So meron tayo dito, guys, stress limit yung tawag, no. At ang description nila is reflect adventurer's mental state in battle. The battle will end once this stat reaches its limit. So based from the second sentence, ang dating sa akin ng stress limit is parang battery, no. Parang may battery kayo or parang siguro stamina yun, no. Na pag naubusan ka ng battery, tapos na yung laban. Parang ganun yung dating sa akin, no? But let me know, guys, what you think of this one, no? Yung stress limit na tinatawag. Anyway, let's go to the next one. Okay, yung power. So power is a primary stat, no? Yung stat na to will be affecting our, again, secondary stat as mentioned earlier, no? At ano pa yung nakaka-epekto ng secondary stats? Yung mga equipment natin. So, nakalagay dito, guys, the adventurer's overall ability to deal damage. So, power is about damage, no? And then, sabi nga nito, naapektuhan niya, yung attack, magic attack, and energy. Okay? So, tatlo yung tinatamaan niyang power na yan. Okay? So, pag-attack, syempre, guys, physical damage yan. Magic attack, magic damage, plus healing power. And then yung energy, guys, ito yung kailangan mo para makagamit ka ng skill. Syempre, parang mana, guys, no? Next, another, by the way, ito secondary stats to, guys, ha? Another primary stat would be endurance, no? Which is the ability of an adventurer to endure all incoming attack. So, this will be affecting HP defense and all resistance, no? So, yung HP, alam na naman natin yan, no? Defense, this is about physical damage. Magic resistance, this is about magic damage. And then ailment resistance, this is about status ailment. Okay? So ito, again, mga ano yan? Mga under ng endurance, so secondary stats yan. Another primary stat would be dexterity, no? Ability to create some serious strikes, no? It will be affecting your accuracy and critical chance, no? So pag sinabi accuracy, para hindi ka mag-miss, no? Like yung tira mo laging sa pool, okay? Tapos yung crit chance naman, syempre, from the name itself, chance to hit a critical. And then lastly, guys, another primary stat would be agility, okay? And it will be affecting ASPD or attack speed, tsaka yung dodge natin, okay? So attack speed, kung gano'ng kabilis umatake, dodge is yung parang pwede mong ma-avoid yung tira ng kalaban. And then meron tayong isolated na stat dito, yung critical damage, okay? Kasi yung critical damage, ano lang yan, pantay-pantay yan, sa bawat adventurer. Okay? So, yun na, guys, yung mga stats natin. And now, guys, let's compare, no? Although, hindi masyado, like, kompleto, hindi masyado, like,
on point yung comparison na gagawin natin, pero it will give us an idea, no? So nilagay ko yung mga classes: Ranger, Healer, Guardian, Mage, Warrior, no? At dito sa sample na to, guys, yan, kumuha tayo ng mythical for each. Tapos ito, guys, yung level nila, no? Mas maganda sana, guys, kung pare-pareho yung level, pero ang hirap kasi maghanap, no? So pagtiyagaan niyo na lang muna tong nakalap natin. Okay? So in terms of stress limit, sino ba yung pinakamarami, no? So stress limit wise, ang pinakamalakas diyan yung Guardian. Okay? Pumapangalawa na, guys, yung Healer. So parang pwede natin isipin dito na yung mga sustain type, mataas ang stress limit. Okay? So yun. Pero ayun nga, guys, piano kasing discrepancy sa level, pagpasensya nyo na, pero I hope medyo dikit pa rin to sa ano, sa reality, no? But we'll take a look into this one, no? Pag meron tayong machempuhan na pare-parehong level, no? Tsaka pare-parehong quality, kasi pag pareho level, iba quality, magkaiba rin yun, no? Okay, so let's talk about power, which is a primary stat, no? So syempre, kung malakas to, it will follow na malakas na rin yung iba, yung mga secondary stats niya, namely energy, attack, tsaka M attack. Okay, so power wise, ang pinakamarami, guys, pinakamataas yung Mage, no? And medyo gets ko kung bakit ito yung pinakamataas in terms of power, because yung formula kasi sa M attack, parang dinidivide nila ng 2. At syempre, I think yung mga Mage, ito yung magiging basis na attack nila, no? Yung M attack. So yun siguro yung reason kung bakit mataas yung sa Mage, no? In terms of power. Second would be our Warrior, no? Napakataas din ng power nito. Syempre, yung Warrior attack type yan. So, dito talaga nakabase yung damage niyan. So, masakit talaga, guys, yung ating Warrior, no? And then, next would be, hindi masyadong, actually, medyo pantay-pantay na sila, no? Yung sa Guardian, Healer, tsaka Ranger, no? Ang advantage lang siguro ng Ranger is yung kanyang attack speed, which we will check later. And then yung chance to hit critical, I think mataas yung sa Ranger, but we'll check. Pero pure damage wise, Warrior talaga, guys. Now next, let's go to endurance. Okay, and endurance will be affecting health, defense, MDef, tsaka resistance, no? At dito, guys, mapansin natin, okay, endurance, syempre yung Guardian yan, no? Parang make sense naman na dapat yung Guardian yon. Pero interesting dito is yung pumapangalawa sa kanya is yung Warrior, no? Imagine, mas mataas pa yung Warrior sa Healer, okay? So mataas din ang endurance ng Warrior na to. So stats wise, no, medyo maraming magagandang stats itong Warrior natin. And then this is followed by Healer, no? And then yung pinakamalambot natin, Mage, okay? And then followed by Ranger. So malalambot yan, guys, no? Kung usapang malambot, Ranger tsaka Mage yan, no? Makunat, Guardian. Tapos yung Warrior, makunat din yan, okay? Now next, dexterity naman. Siguro i-hide natin tong mga ano to para hindi na istorbo, guys. Let me hide this first. Hide. Okay. So dexterity naman, okay? In terms of dex, okay, pinakauna, no, yung ating Ranger. Ibig sabihin, mataas yung kanya accuracy. Ibig sabihin na pag tumira tong Ranger, hindi siya magmi-miss, no? At saka mataas, guys, yung kanyang crit chance, no? 2.41 as compared dun sa iba. So dito lamang yung Ranger, no? And then pumapangalawa dito yung Healer. Okay, nag yeah. Meron din sila. Now yung crit dito, I think not sure kung pwede sa heal yan, no, pero baka damage din yan, no. Kasi Healer siguro umaatake rin siguro yan, no? Hindi lang heal ng heal. Pero mataas ang kanyang dexterity. Ang sumusunod naman, guys, medyo dikit lang yung Mage at saka yung Warrior natin. Medyo dikit lang sila in terms of dexterity. At ang pinakamahina in terms of dexterity would be our Guardian, no? So usually nagmi-miss tong Guardian. Pero ang advantage naman dyan is makunat. Kaya itong Guardian maganda to sa solo adventure siguro. Kasi nga mabagal umatake, okay? At nagmi-miss, no? So pag nagmi-miss, tapos yung tira ng kalaban wala naman damage, so tumatagal talaga, guys, yung laban, no? Tapos mo agad yung sa quest. Di ba? Kung may ganong quest, no? So dito, guys, naghari yung Ranger, no? So in terms of dexterity, so mataas ang accuracy at saka yung crit percentage. And lastly, guys, yung agility naman na may kinalaman sa ESPD at saka dodge.
Ang pinakamataas ulit natin is yung ating Ranger. At dito guys, medyo malaki yung agwat niya dun sa iba, no? 600. Dito siya nanaig guys, no? Yung Ranger natin. So mataas ang kanyang ASPD or attack speed tsaka dodge, no? Madalas siya nagmi-miss, no? And then next would be medyo dikit-dikit na guys, yung healer, mage tsaka warrior yan. Medyo dikit-dikit na. And then pinaka mahina in terms of agility would be guardian. I think it makes sense naman kasi very tanky to, no? So mabagal attack speed, mababa yung dodge, no? Pero yun nga, ang advantage naman ng guardian is mataas yung kanyang HP. Okay? At saka yung ano pa ba? Na HP, power parang hindi naman, no. Okay. Tapos ito nga guys, yung critical damage, hindi naman siya kasama dun sa primary stats kasi nga if you will notice dito, lahat sila pare-pareho ng critical damage, no? So mapansin mo 175 dito, I'll click on another one's 175 lagi. So consistent naman 'yan. Okay? So with that information, medyo magkaka-idea ka na. Okay. Okay? Magkaka-idea ka na kung saan lamang yung bawat class in terms of primary stat, no? At mapansin natin, ang overall winner siguro natin, for me, overall winner natin would be the warrior, no? Napakalakas, no? Second siguro yung no, guardian. Kaya silang dalawa yung best na combination, no, na ginagawa ng iba. But maybe may ma-discover pa na mas okay, but yeah. Okay, so yan na yung stats. Again, 101 lang naman to. And before we end, let me talk about skills naman, no. Para ma-justify bakit yun ba yung pinipili. Ngayon, i-compare natin yung mga skills ng mga units natin dito. Starting with actually dito na lang. So sa Ranger muna tayo guys. So yung Ranger may dalawa siyang skill, yung double strafe tsaka yung speed of wind, no. Itong double strafe normal lang, itong speed of wind epic. Ibig sabihin, kailangan mataas yung quality nung ano mo, mataas yung quality nung adventurer mo para ma-unlock niya tong speed of wind. Sabi nga dito guys, 'di ba? Sabi kanina. Okay, normal and elite only have one skill while epic and above have more skills, no? So kailangan medyo mataas ang rank para ma-unlock tong speed of wind kasi epic siya guys eh. So ano ba yung ginagawa ng double strafe, no? Deal 2 normal attacks each to random enemies. So mga single target na parang ano siya eh. Parang siya multi-hit random guys, no? Parang ganun, parang Kotaro mount, no? And then yung speed of wind increase attack speed by 50%, no? Alam natin guys, mataas na talaga yung attack speed ng Ranger. Tapos meron pang ganun, may 50% pa. And increase critical chance by 20% for 5 total turns. So yun. So may ganun siya, no? And itong PT, I believe this is the energy cost. Yeah. Now, so yan yung Ranger. Next, Guardian. So meron siyang normal skill named Focus on Me. So ang ginagawa ng Focus on Me, taunt an enemy with the strongest attack stat, no? Siya yung magtatangke ng pinakamataas na attack ng kalaban, which is very good, no? Para yung damage dealer mo makatira. Kasi pag tinira yung damage dealer mo, paano ka pa makakaano? 'Di ba? Paano ka pa makakaangat dun sa floor, 'di ba? Leaving the guardian, syempre wala naman damage 'yan. Tapos increase your defense by 15% and decrease the target's attack stat by 15% for 3 of the respective target's turns, no? So kumukunat pa siya. Tamang-tama, ina-attack naman siya, 'di ba? Tinotaunt niya naman eh. Tapos pinapahina niya pa yung damage, no, nung tumira sa kanya, decrease the target's attack stat eh. Okay. So maganda, no, yung kanyang taunt effect. And kung medyo mataas yung quality ng guardian mo, meron siyang living fortress na ito nga, epic nga. So ang ginagawa nito, increase all allies defense including self by 50% for 2 of the target's turns, no? So you want to be having a guardian together with like units na mataas yung defense, no? So may isip mo agad yung warrior kasi endurance wise mataas pa rin yung sa warrior guys, 'di ba? Kanina chinek natin, no? Actually balikan natin, 'di ba? Endurance wise mataas ang sa warrior, so maganda talaga yung sa warrior ilagay yan. Okay, so ito guys yung mana, no, or parang energy cost. Next guys, yung mage. So yung mage meron siyang stone bullet, ito yung normal niya.
By the way, ito guys, active or passive to, no? So lahat naman sila active, wala naman passive dyan. Okay, deal 300% magic damage to a random enemy and decrease their magic resistance by 0.8 for 2 of the target's turns, no? So this is about magic damage naman, no? So kung bibihisan mo tong mage, dapat puro M attack, no? Kasi yung multiplier niya, so nasa ano eh, magic damage eh. And syempre guys, aside from that, pinapalambot niya pa yung kalaban para naglalagay siya ng vulnerable, no? Pero for ano lang, for magic damage lang, no? Pinapalambot, yan. So for ano yan, for energy. And then, kung ang mage mo is nasa epic, meron siyang stone boulder, no? Ano ba ginagawa ng stone boulder? Ito guys, AoE. Deal 450% magic damage to all enemies, no? And decrease their magic resistance to 0.6 for 3 of the target's turns. Ayan. So paano pag may dalawang mage, no? Tumira yung isa, 450% magic damage, tapos syempre may magic resistance na application, 'di ba? Humina. So yung pangalawang tira nung isa pang mage, hindi mas masakit. Okay? So pwede 'to, guys, no? Siguro may gumagawa ng ganyan, no? Magic damage oriented. I don't know kung magandang combination niya, pero hindi pa ako nakakita. Siguro mali yung suot. I don't know, no? Next, guys, yung healer naman natin, meron siyang heal, no? Heal 15% max HP of self or an ally with the lowest current HP. So ito, guys, maganda tong pang ano, no? Maganda tong ipang solo, no? Kasi mahina yung damage, tapos mag-isa lang siya, so matagal siya sa adventure. Kung kailangan mo yung adventure duration, no? Pwedeng-pwede to. And then, kung yung healer mo naman is mataas na yung quality, meron siyang refresh na ang ginagawa is refresh the cooldown of a random reusable item for self. Ayan. So, nire-refresh yung cooldown ng reusable item. Siguro yung mga item may cooldown yun bago magamit ulit, I think. I don't know. Kasi may cooldown eh. Okay? Pero medyo malaki siya sa energy cost, no? And then lastly, guys, itong yan, pinaka-ginagamit na offense character, and for me ito yung winner in terms of stats, no, yung ating warrior. So meron siyang barbaric roar, ito yung normal niya na skill. Deal 160% physical damage to 2 random enemies. So medyo AoE pa rin yung dating, no? Multi-hit random siya, para siyang Kotaro mount, no? Tapos 3 ano lang siya, 3 mana. And then ito, guys. Ito siguro yung ginagamit kaya nananalo yung warrior, no? Yung Earthshaker. Epic siya. Tapos, deal 200% physical damage to all enemies and stun them. Nai-stun pa, no? For one of the target's turns. So, siguro, no? Kaya naging effective yung combination ng iba. By the way, guys, sa mga hindi aware, ang combination talaga na ginagawa, usual, is yung Warrior Guardian, guys. Yun yung ginagawa. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung... Ay, saan na ba? Yun. So, dito, guys. Ito yung... Saan na ba? Ay, ito. Diba? Warrior Guardian Warrior. Ito yung pinaka-popular na combination. And given this description, parang maiintindihan natin eh kung bakit yun yung maganda. Kasi, isipin mo yung Guardian mo. Diba? Pinapataas yung defense ng lahat. Eh yung warrior, mataas yung endurance. Tapos guys, tinatangke niya yung mga highest damage. So for sure, buhay yung warrior mo. At ano naman gagawin ng warrior? Yung warrior mo, mag-AOE damage lang. At yung AOE damage niya, kahit 200% niya. Kasi may isip dito, oh ito nga kasi yun, 450. Hindi ba mas okay ito? Wala pa kasi ako nakikitang proof, no? Ng usage nito. Pero naiintindihan ko na mas okay ito kasi nga meron siyang stun. Okay? Nag-i-stun siya eh. So magugulat ka dahil na-stun naman yung kalaban, nakailang bagsak ka na ng Earthshaker. Yun siguro, guys, no? But I don't know. Pero yun yung gumagana. Okay? So yun naman, guys. In the end, kayo pa rin mag-decide kung paano nyo didiscard yan. So itong content na to is just there for reference and for idea. Kasi usually sa atin, hinahayaan na natin yan. Basta adventure lang na adventure, bahala na. So ito,
kahit paano, nagbigay tayo ng details sa mga bagay-bagay. Okay? So, yun lang naman guys for this video. I hope na-appreciate nyo yung content na to. At kung na-appreciate, don't forget to like and subscribe. At see you sa ating next video. Maraming salamat.